Isang babaeng palaban sa bawat hamon sa kanyang buhay. Hindi umaatras sa bawat laban na kanyang kinakaharap. Babaeng inspirasyon ng karamihan sa kanyang tagumpay, mapatrabaho man o personal na buhay. A daughter, a wife, and a mother. Television's one and only teleserye queen, Judy Ann Santos. Matapos ang ilang taong pamamahinga sa paggawa ng teleserye, ngayon, isa na namang bagong kwento ang kanyang pagbibidahan. Kwentong magmumulat sa mata ng kababaihan para ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang Huwag Ka Lang Mawawala. Gaganap sa papel na Anessa Panaligan. Patutunayan ni Judy Ann ang kahalagahan ng papel ng kababaihan pagdating sa pagprotekta sa kanilang pamilya. Isang kwento na puno ng tapang at pag-ibig. Bagay na dala rin ni Judy Ann sa pagharap sa mga kontrobersiyang paulit-ulit na ibinabados sa kanyang pamilya, partikular na sa kanilang samahan ni Ryan Agoncillo. Ang kanyang mga saloobin, ang pasabog kada pasabog na revelasyon sa kanyang inaabangang pagbabalik serye. At sa mga pinakabagong issue sa kanilang mag-asawa, Judy Ann Santos, The Buzz Exclusives. The one and the only teleserye queen, Judy Ann Santos. Welcome to The Buzz. Thank you, Joy. Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Fresh from her birthday vacation. Yes. Ay, yes naman ako. Diba? With the whole family. That's right. Bakit napakaganda mo? Inborn ata. Gusto ko yun. Hindi, parang wala namang effort masyado. Hindi, dito boy, parang siguro pagka talagang kontento ka, masaya ka, marunong ka nang hindi pumansin ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Yung mga hassle na talaga namang extra baggage, dead man na. Learning how to ignore. That's true. That's true. You are at your most beautiful. Salamat talaga ba yan? Totoo yun. Mula sa aking puso. Papaframe ko na to. Hindi, totoo yun. Kasi si Paul Cabral na friend niya, sabi niya, mas maganda daw si Judy Ann nung naging nanay siya kaysa nung dalaga siya. Sabi niya ganun. Mas madalas kasi akong hindi inspired ng dalaga ko. Okay, you're coming back to doing a teleserye after 2 years of hosting. Ano ang nagkumbinsi kay Judy Ann Santos na bumalik sa pag-arte sa telebisyon? Alam mo, Tito Boy, tinanong ko rin yung sarili ko dyan, gusto ko ba talaga? Babalik ba talaga ako? Kasi parang yung pag-host, ang sarap eh, di ba? Ang bilis, tapos salita ka lang, wala masyadong effort. Pero syempre, nasimula, nandun yung kaba, nandun yung takot, kaya ko ba? Pero babalik ka pa rin kasi kung saan ka talaga nagsimula, hahanapin mo yung moment na nagmo-motivate ka, hahanapin mo yung time na nagbabasa ka ng script, pinaghahandaan mo yung bawat linggo na papasok ka sa trabaho. At saka parang feeling ko, tama yung time nung inalok sa akin itong Huwag Ka Lang Mawawala. Motivated na akong umarte uli ng gusto ko. Yung inspired ako na magteleserye. As an actor, kasi you have to go back to your core. Actor ka. Tito Boy, I was able to watch the premiere nung trailer ng buong teleserye sa trade launch sa The Fort. And lahat nagulat because it was a very intense soap na parang it really talks about girl empowerment. Yung ipaglaban ng kababaihan yung kanyang karapatan. Yun talaga ang konsepto. Yes, yun talaga yung konsepto. Kaya isa rin yun sa dahilan dito, boy, kung bakit hindi na ako kailangan mag-isip. Kasi may advocacy yung teleserye, may mensahe kang gusto iparating sa mga tao. At gusto mong maka-inspire ng mga kababaihan dun sa panood nila ng teleserye. Hindi lang sila basta iiyak, hindi lang sila basta tugma-tugma ng mga kwento. Matatawa, no? Di ba? Yung may inspire mo sila na protektahan natin ang mga sarili natin bilang mga babae. Ganda nun, ha? Kasi habang nag-i-enjoy ka, napapanood mo ang isang entertainment, di ba? Teleserye, entertaining teleserye, halimbawa. Naroon din yung subliminal man, hindi man masyadong isinusuntok, pero naroon yung aral, naroon yung advokasya na meron kang karapatan bilang isang babae. Yes. At habang napapag-usapan natin yan, Juday, kasi nga, maraming mga interviews, lalo dun sa trade launch, ang aking napanood, and then you would talk about women empowerment. Ito'y pareho kayong babae. In a marriage ba? In a marriage, ano ba talaga ang karapatan ng isang babae pagdating sa pananakit, halimbawa, ng kanyang asawa? Tito Boy, ang hirap kasi magsalita dahil iba-iba kasi ng level ng pananakit. At iba-ibang kwento, diba? No? At iba-ibang kwento. Madali kasi magsalita para sa atin yung pag sinaktan ka, umalis ka na. Pero sa tunay na buhay, para sa mga pamilya, para sa babae na may anak na iniisip at, di ba, meron kayong ibang pamilya pa na gustong buuin,
marami kang considerations na kailangan gawin. Eh, na hindi ka lang talaga pwedeng basta magdesisyon na ayoko na. Siyempre, hanggang sa if push comes to shove, talagang bubuuin mo pa rin yun hanggat maaari. And I think it's important to talk to other people kasi may mga babae naman, ako may alam ako na mga asawang sinasaktan, hindi talaga sila nagsasalita, hindi talaga nila ikinikwento kasi nahihiya dahil sinasaktan siya ng kanyang asawa, tinitiis. Meron naman mga kababaihan, halimbawa, na pagkatapos saktan, umaasa bukas, makalawa, next week na magbabago ang kanyang asawa. Iba-ibang hindi, kwento. Hindi yata talaga maalis yun, Tito Boy, kasi nandun palagi yung hope na baka nagdaan lang to, nandun yung hope na hindi na to mauulit, ano lang to, bugso lang to ng damdamin. May mga ganun naman. Pero talaga, sa mga pagkakataong ito, ang sinasabi natin, may karapatan ang babae ipagtanggol, protektahan ang sarili niya. At saka syempre, parang hindi talaga dapat umaabot sa punto na nagkakasakitan kayong dalawa. Meron ng something nun. Parang right, may nasira na eh, pag nagsimula na kayong magsakit. At sinasaktan ka dito ni Sam Milby? Hindi, iba-iba kasing level ng abuse. Yes, iba-ibang level ng abuse. May verbal abuse, may physical abuse. Tapos doon sa napanood namin, may economic abuse. Yung physical talaga yung abuse. And there was this one scene na, I think, towards the end, na nag-aral ka na mag-boxing. Mm-hmm. Tapos towards the end, nagtutukan na sila ng baril ni Sam Milby. It was so intense yung buong pelete. How was it? Siya. How was Sam so far? Kumusta siya? Bago itong Sam Milby na aming napapanood. Oo. Sobrang bago. Palagi kong sinasabi, si Sam at si Casey, sobrang revelation sila dito sa teleseryeng to. Si Casey, first time niya magkokontrabida, coming from films na mga sweet. Tapos singer siya, tapos magaling sumayaw yung bata. Ito, masasabi kong mahusay siya sa role niya bilang isang kontrabida. Surprise, no? Yeah. Kasi sa trailer pa lamang parang si Casey Concepcion ba ito? At Kerry niya. Noong una medyo hesitant pa yan, ate, natatakot ako, tapos sa'yo pa ako magkakontrabida. Sabi ko, hindi, Bek, kailangan mo itong gawin. You have to do this. Nagbusan sila ng tubig. Yun ba yun? Juice! Juice! Oh, matamis! Siyempre, sinabi ko juice para may kulay. Oh, di ba? Juice talaga. Nagbusan sila sa trailer. Pinakita yun. Oo. At saka, in fairness naman kay Sam, pursigido siyang magtagalog. Pursigido siyang makinig sa director kung ano yung acting na kailangan. At saka, nagtatanong siya. Nakakabilib yung tao kasi gusto niyang ipakita sa mga tao na manonood na kaya ko pong magtagalog pero medyo patience lang ng konti. Alam mo, this is the best about ABS-CBN. Hindi dahil tayo taga ABS-CBN, pero kaya ho natin gumawa ng mga palabas katulad po ng Huwag Ka Lang Mawawala na napaghahalo mo talaga, no, yung entertainment value. At saka itong mga layered messages, yung karapatan ng kababaihan, at saka yung mirroring life, parang nangyayari ba ito? At pag nangyari ito sa akin, ano ang gagawin ko? Oh, yun naman ang adikain, no? Talaga ng ABS-CBN. Ang mga kwento na papanood nyo sa mga teleserye ay kwento talaga ng bawat isa. At ang teleserye talaga ng ABS-CBN, pag gumawa, dekalidad. At saka, taking on roles like what Casey has, I mean, takes a lot of bravery, ha? Takes a lot of bravery. Si Sam Milby, again, is exploring an area that's uncharted, no? Mm-hmm. Galing. We are excited. Nag-research ka din, Juday, for your role. Oo. Kasi dalawang taon na kung hindi nagteleserye. Though, may gumawa ng pelikula, pero yung mga ginawa ko pelikula, comedy lahat. House Husband and Enteng. Munting Lihi, medyo slight, parang mirroring life din yun eh. Pero may slight comedy value din ng Munting Lihi. Ito talaga yung all-out drama. So, kailangan kong anuhin yung sarili ko. Yung kaba, Tito Boy, pag may breakdown scene, ibang klase na ngayon. Hindi na kagaya dati na pag pumitek, kaya mo agad lumuha. Ngayon, mahirap kasi masaya ka eh. Saka, nahihirapan si Judy. That's true. Grabe, parang nangibago na No, dahil pag masaya ka, saan ka huhugot, di ba? Oo, lahat na pinatay mo, masaya ka pa din. Parang, hindi talaga pwede. Kasi may nag-share sa akin, mga nakatrabaho mo before, si Judy Ann daw, pag sinabing, oh, Judy, iiyak ka dito, ha? Saan mo gusto? Sa kaliwa o sa kanan? Kasi may pinagdadaanan ka. Ganun siya ka, ano? No, but the fact is, mga kaibigan, is that you are happy. Pero ito naman yung downside ng industriya. Kahit gaano ka kasaya, hindi ka naman tinatantana ng mga kontrobersiya at mga intriga. Matagal ka na sa industriyang ito, matagal na tayo sa industriyang ito. Juday, napipikon ka pa ba? Kahit naman noon, Tito Boy, hindi ako napikon. Kahit ng mga lumalabas yung mga balitang mataba, show, pao, cabinet, aparador. Hindi naman. Naiiyak ka lang kasi parang bata ka eh, di ba? Parang
pwede konting time naman, guys. Bata lang naman ako, syempre, may baby fats. Hindi pwedeng pagbigyan. Pero ngayong tumanda ka na, ilang dekada ka na rin dito sa industry, nasanay ka na rin na may mga tao at may mga tao talagang sadyang gagawa ng issue para lang, period. Ito ang mga issue na pinagdadaanan ninyo. I know walang mga katotohanan ito. Saan ka napitik? Pumipitik. Wala na, Tito. Sa totoo ha, wala na, Tito Boy. Uh-huh. Kasi nakakatawa na lang na parang, sige na nga, bahala na kayo sa buhay niyo eh. Kung masaya kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Ako pa ba naman ang mababuisit? Napaka, baka naman sabihin ng Diyos sa akin, anak, konti lang yan. Sobra-sobra ka na. Nabuisit ka pa. Bigay mo na sa kanila yung happiness nila. So, dahil may mga tao naman talaga na natutuwa, hindi ba? Pag nakakasakit, o di kaya nakaka-apekto sa iba. Yung mga panlaki talaga. Kasi minsan, you know, in your last interview, for example, you know, we were making a commentary here sa The Buzz. Sabi ko, halatang talagang walang pinanggagalingan yung balita kasi nakikita mo yung reaction ng tao, di ba? Parang, saan ang galing yun? Kaya nga, may napanood ako in episode ng SIR last week. Sabi ni Zorin Legaspi, hindi totoo yung when there's smoke, there's fire. Agree ako doon. Diba? Agree ako kasi doon. Dito sa industriya natin, kadalasan, puro usok, wala talagang apoy. Mm. Yung usok, naggagaling smoke sa kung effect. Saan man. Parang, nakakabili na ata sila ng smoke effect sa kung saan-saan na parang para na lang magkaroon sila ng ginagawa. At saka may mga pagkakataon na may mga tao talaga na natutuwa sa kagagawa ng smoke. Nakakaawa diba? Na lang din sila, Tito Boy, kasi parang kakaawa naman kayo. Bored siguro kayo sa buhay. At dahil smoke ang ating pinag-uusapan, hindi man tayo gumamit ng smoke, mga kaibigan, pero may nais kaming tawagin dito. Surprise! Sansararan, mga kaibigan, narito po, Ryan Agoncillo. Ay! Tumagot ba yan? Shot, siya na daw ang sasagot for you. Ano yun, Sam? Hello? Akala ka naman talaga. Oh, thank you guys. Welcome to The Buzz, Ryan Agoncillo. Hello. Good afternoon. Ikaw na daw yung sasagot. Oo nga. Sa mga issue. Si Ryan na sumagot. Ay, hindi. Ang gwapo mo ngayon. Bakit? Ang gwapo mo ngayon. Magaling mag-alaga eh. Alam nyo, you know, in one of the episodes of The Buzz, nagkakwentuhan kami ni Juday. Sabi ko, alam niyo ba na pag si Juday at si Ryan nag-a-abroad, walang ginawa yun kundi mag-outfit. Oo, kasi doon lang sarap, kami bumabawi no? Ng a-outfit ka pero walang mamiminta sa'yo. Oo, hindi ka mako-conscious eh. I really personally appreciate you coming here. Thank and you look so good. Thank you very much. Uy, it must be my day. Itong mga taon na nagdaan, anong mga nabago? Ano ang mga nabawasan? Ano ang nadagdag sa inyong dalawa? Taba. Hindi nga, parang pumayat nga lalo pa yung dalawa. Hindi, nabawasan nga. Na konti. Okay. That's true. What are you doing? Why did you lose weight? I mean, again, you are at your best. Oh, ano lang, mahirap na eh. kailangan sabay yan eh. Nakita ko, minsan pagka masipag yan, Tito Boy, mag-workout. Masipag, nagbabike kami pareho. Naispatan ko kasi last year, medyo yung nagkabanggaan sa CR sa umaga, nagsisipilyo umaga, sexy. Sabi ko, kailangan habulin. Nakakahiya. Ako, I've always admired your sense of balance being a public figure. Ikaw yung tinitingnan ko pag may gusto akong maalaala that you can be a public figure but without losing being who you are. How do you manage that? I guess it helps na si Juday naman, hindi naman siya yung tipong artista rin sa bahay. We have our own set of problems and it's not related to showbiz at all. It helps na being parents, yung pinoproblema namin, yung pag-raise ng pamilya. So it grounds us kasi kahit anong klaseng ganda ng araw mo na feeling mo, you know, you're a superstar, pag-uwi niya rin naman sa bahay, pantay-pantay, nagpapatulog pa rin kami ng bata. No matter how successful a day you had, pag-uwi mo, yung anak mo pa rin yung uuya mo. So that pretty much grounds mahalaga us. Mahalaga yun eh. Yeah. That's very important. I mean, you go back to your truths. You go back to your core. Itong mga issues, itong mga salita na inyong pinagdadaanan, Ryan, paano? I mean, how do you cope?
how do you manage and handle itong, itong mga kontrobersiyang ito? To be honest, there's no handling to be done. Kasi mas malaki kasi yung mga problema namin. Paying the bills, raising our kids properly, yung grades ni Johan, yun ang problema namin eh. Ito mga to na maaalala lang namin pagka, halimbawa, Sunday lunch, gaya last week, my sister-in-law actually pulled me to the side and says, siya na yung nafufrustrate because she gets asked a lot. Kami naman kasi, we don't get encountered by questions every day because people we work with know the real situation. So right. It's not an everyday thing for us. It's something we read on the internet just like you guys. It's something that gets passed on ng mga chismosong kapitbahay. So, diba? Hindi siya totoo para sa amin. How do you react when you guys read something that's totally, totally ridiculous? May time lang na dumating ako from work, maaga ako natapos sa taping, nag-i-internet siya. Sabi ko sa kanya, Pap, annulled na raw tayo, tingnan mo nga. Andito doon sa article na to, check mo nga, annulled na nga ba tayo? No, pero di ba kayong dalawa, you're very private. Kahit na show, kahit na you're a public, ano talaga, ano, public yung relasyon nyo, yung pagsasama ninyo, you're able to maintain that privacy pagdating sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo. A large part of your life. How are you able to do that? Feeling ko na nakuha na lang din namin yung respeto ng tao throughout the years na parang we've been open naman with everybody for the past years na bago pa kami magkakilala ni Rai, ako, si Rai, naging mag-asawa kami. Parang nanabang na rin siguro sila sa paghahabol lang. Hay nako, itong dalawang to. Siguro yung respeto na lang din and you invest in good relationship with that's people. True. Good relationships, that's I guess. So that's why they respect that's what you want. And somehow without you knowing it also, kayong dalawa, without you knowing it, and this is very effective, you somehow tell people also, dito lang. Dito lang. Dito lang kami. Yeah. Ito lang. May pamilya kami. Dito lang kami masaya. Magtatrabaho lang tayo. Yeah. And I think people get it and people respect that. We're very thankful sa kanilang lahat, Tito Boy, kasi it's not naman often na naiintindihan ng mga tao ang buhay nating mga artista. Parang diba? Nangyari kasi sa artista ngayon, parang privacy is a privilege, not a right. So you kind of have to maintain good relationships in order for you to earn that privilege also. And also may Instagram, may Twitter, may Facebook, na, di ba? At saka it's ano, it's a function also of being a public figure. Kasi when you become public, hindi ikaw ang nagde-define na kung ano ang privado at kung ano publiko sa iyo eh. Pero kung nakikita ng tao kung ano ang ikinikilos mo, igagalang ka. Ako may gusto akong malaman sa kanilang dalawa. Ano ba yung sikreto ng isang successful na marriage? Bakit? Gusto ko yun. Maganda eh. Maganda yun sa mga nila. Positive yung aura nila. Sagutin mo muna yun. Masaya. Bakit daw? Bakit mo itinatanong? Bakit? Parang pag ako na, may alam na ako. May matutunan ako sa kanila. Ano nga? Sagutin mo na yun. Ano nga sikreto ng isang successful na marriage? Sa pagsasama nyo. She's very patient. She's incredibly patient and I don't think magsusurvive yung relationship kung wala yung part na yun sa kanya. I don't know. At saka, ano talaga, patience and understanding sa parehong part, mag-partners. Ano? Parang kung isa lang kasi, hindi mag-work yun, di ba, Tito Boy? Kailangan pareho palagi kayo. Kung may isang matindi ang emosyon, may isang dapat hindi. Nababalansin yung ganun. Mm-hmm. Yeah. But you allow yourselves to fight. I mean, oh, yeah. para makafit lang. Meron din. That's really necessary. But the important thing also is you don't fight in front of the kids. But you need to do that. Never in front of anyone else. Right. Yeah. As much as possible, mahalata man ng mga kasama nyo sa bahay or friends nyo na medyo may issue. As much as possible, no words, no looks, no remarks thrown. Kahit na tama. Pikun-pikun ka na. Doon kayo ginagana. Pigil. Diba? Doon kayo. And of course, bottom line, it's that love. Mm-hmm. Diba? Kasi lahat yung patience, understanding, dapat yun nasa isang layer. Pero bottom line, yeah, it's love and respect din talaga, tama. Tito Boy. And I guess, importante yung nakukuhaan yun ng pagkakataong tumawa and be together. Yung tawa lang kayo, tapos bagets lang kayo ng araw na to. Alis tayo, date tayo, ganyan-ganyan. Tapos pagkabalik nyo sa bahay, patulog na uli kayo ng bata. Oo, yun ang mga bagay na hindi dapat mawala sa relasyon. Katulad na lamang ng huwag ka lang mawawala. Yes. Go ahead. Sana po huwag kayong mawawala sa premiere po ng pilot episode ng Huwag Ka Lang Mawawala on June 17 po yan.
right after po ng seryeng ina, kapatid anak, huwag po kayong mawawala. Parang kinakabahan pa ako sa pag-iimbita. Ryan, maraming salamat. Sa thank you very Ryan. Much. Thank you very salamat. Much. Salamat. Means a lot to us. Salamat. Salamat. Sa lahat na nandito ngayon, Team Judy and Santos. Wow! So, sorry, Jose. Maraming salamat. Lucho, Johan. Hello, guys. Hello, so you are, wow, the kids are there. Maraming salamat. Maraming thank salamat. You, Tito Boy. Thank at you isang maligayang linggo. Diba? Happy Sunday. Happy Sunday to happy everyone. Sunday, guys. Okay, mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang The Buzz!